Good morning po sa bawat isa. Merry Christmas po. Malapit na po ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya nagagalak po ako na tayo po ay patuloy na nagsasama-sama para siya ay sambahin. At sabi nga po sa Psalm 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Kahit po sa kabila ng pandemic, ay wala pong makakapigil sa pag-celebrate natin ng Christmas. Amen po ba? Tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon at sambahin siya at alalahanin natin yung araw ng kanyang kapanganakan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon ito. Pinagpalag mo sa amin upang kami muli ay magbibigay sa inyo ng aming pagsamba. Thank you, Lord, for this wonderful time that you've given to us, that we can worship you and we can truly give you all our praises and thanksgiving. And we want to celebrate this Christmas with joy in our hearts. Kahit po marami po kami mga pinagdadaanan sa buhay, ay hindi po mapipigil, Panginoon, ang pagsa-celebrate namin ng inyong kapanganakan. Ikaw po, Panginoon, ay binibigay namin sa inyo ang pinakamataas namin papuri at pagsamba. Nawa ay maluwalhati ka namin sa aming mga awit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Oh,
presence. We celebrate your goodness to us, your faithfulness, O God. Thank you for your love. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, for all the blessings that you're giving us. Every day, Panginoon, hindi ka nagkukulang sa amin. Kaya patuloy namin luluwalhatiin, Panginoon, ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay dakila kapag ka sa bawat isa sa amin. And as we continue to worship you today, we remember, Panginoon, yung time na ikaw ay dumating dito po sa amin upang magbigay ng pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. We worship you, Lord. Thank you for coming into our lives, Panginoon, to save us. You are our King, and you deserve all our praises, thanksgiving, and worship.
sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus. Masaya po kami na nakasama po namin kayo ngayong umagang ito. So gusto ko pong kamustahin yung bawat isa, naway nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. So gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon dahil bilang isang kabataan po ay masaya po ko dahil binigyan niya po ako ng opportunity na makapagbahagi po ng kanyang salita. So bago po tayo magsimula ay gusto ko pong batiin kayo ng advance Merry Christmas po. 5 days na lang po ay Pasko na. So advance Merry Christmas po. Alam ko po na busy po tayong lahat na mag-isip ng kanya-kanyang pakulo ngayong Pasko dahil nga po nandito lang po tayo sa ating mga tahanan. Kung dati-dati po ay umuwi pa tayo ng probinsya para makapag-celebrate ng Pasko kasama yung iba nating pamilya, or kaya naman nagse-celebrate tayo ng Pasko sa mall, or kaya nagta-travel. So ngayon pong taon na ito ay sad, pero dito lang po tayo sa ating mga tahanan.
magse-celebrate ng Pasko. Na 9 months na tayong dito naka-stay. So, ayun. Kahit na po marami po tayong pinagdadaanan in the past 9 months, alam po natin na may pandemic, naapektuhan po yung iba nating mga kapatid na ng bagyo, tuloy na tuloy pa rin po yung kaarawan ng Panginoon. At lagi po natin tandaan na ang diwa ng Pasko ay hindi po ang ating mga sarili, kundi ang Panginoon. So, bago po tayo magsimula, ay manalangin po muna tayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na dinala niyo kami rito at ginising niyo kami, Panginoon, upang makarinig ng iyong salita, Lord. Lord, ay hinihiling po namin, Lord, na walang ibang tinig ang aming marinig. Hindi po ang tinig ko, Lord, kundi ang tinig mo lamang, Panginoon, ang mangusap sa aming mga isip at puso, Lord. Lord, alisin mo po yung mga distraction, Lord, na maaaring makagambala sa amin sa aming pag-aaral ng iyong salita, Lord. At hinihiling po namin, Lord, na kayo po ang manguna, Panginoon, sa umaga nito. Ito lang po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita po ng Diyos sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Mateo chapter 1 verses 18 to 25. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay maaari niyo po akong sabayan sa pagbabasa. So, Mateo chapter 1 verses 18 to 25. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At nagsabi, Jose na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pinagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Nagbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. So this verse mentioned three characters that plays an important role in the Bible. So sa verse po na ito ay may tatlong importanteng tauhan po yung binanggit. Una po si Maria, pangalawa si Jose, at pangatlo, ang pinaka-importante sa lahat ay si Jesus. So, isa-isahin po natin. Sabi po sa verse 18, ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina, nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, dito po ay binabanggit si Maria. So, siya po ang pinili ng Diyos sa kanyang plano. At siya ay pinili ng Diyos upang maging ina ni Jesus. Sabi po sa Lucas chapter 1 verses 30 to 31, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki, at papangalanan mo siyang Jesus. So, nung nalaman po ni Maria na siya ay nagdadalang tao, ay sinabi po niya ito kay Jose. At nung mga panahon po na iyon, ay ito po ay matinding kasalanan. Na kapag nalaman po ito ng ibang tao, ay maaari siyang batuhin hanggang siya ay mamatay. Ayon po sa Deuteronomio chapter 22 verses 20 to 21. Pero kung totoo ang bintang at walang makitang ebidensya na birhen ng babae, dadalhin ng babaeng iyon sa harap ng bahay ng kanyang ama. At doon, babatuhin siya ng mga lalaki ng bayan hanggang sa mamatay. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Nakakahiya ang bagay na ginawa niya sa Israel sa pamamagitan ng pakikiapid habang nasa poder pa siya ng kanyang ama.
Nung nalaman po ito ni Jose, syempre po, nasaktan siya dahil na nagdadalang tao yung kanyang mapapangasawa at hindi niya po kilala kung sino yung ama nito. At nung pagkakataon po na iyon ay hindi niya po alam na siya, sila pong dalawa ay kasama po sa isang malaking plano ng Diyos. So, when Joseph discovered her pregnancy, he had a decision to make. He could have publicly shamed her and sent her away. However, he responded differently. So, nung nalaman niya po iyon, pwede po niyang isumbong si Maria or ipahiya si Maria at batuhin siya ng mga tao hanggang ito ay mamatay. Pero, hindi po ginawa yun ni Jose. So, bakit hindi niya ginawa iyon? Because the Bible described Joseph as a righteous man who wanted to do the right thing and the right way. So, binanggit po si Jose sa verse 19 at siya po ay inilarawan, si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao. At ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Kung tayo po, how will we respond in Joseph's situation? Ang hindi po ba maganda na ginawa sa atin? Ay susuklian din po ba natin ng hindi maganda? Pero si Joseph po sa sitwasyon na iyon ay iba po yung naging response niya. Sa kanya po ay nanaig po ang pagmamahal. Hindi niya ginawa iyon dahil mahal niya si Maria at ayaw niyang makaranas po ito ng kahihiyan. At masama pa po nito ay kamatayan. Ang akala po ni Jose ang pagpapalayo kay Maria ang magandang solusyon o ang solusyon sa sitwasyong iyon o sa problemang iyon. Pero, sabi nga po dito, we may think that we do the right thing in life, but God has a much better plan for us. We need to be alert to His leading because He knows a lot more than we do. So, akala po nga ni Jose na yun na po yung katapusan nilang dalawa. Yun na po yung plano. Pero, ito po ba yung plano sa kanila ng Diyos? Sabi po sa verse 20 to 21, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. God's plan is that Joseph and his soon-to-be wife Mary had been chosen to be a part of an incredibly important plan of God. God's plan for the salvation of the world. Dahil po sa panaginip na yun ni Jose, mas naintindihan niya po na siya at ang kanyang mapapangasawa na si Maria ay yung mga pinili ng Diyos para sa napakaganda niyang plan. Sa panaginip po ni Jose, the angel gives Joseph 5 important details. So, isa-isahin po natin. Una po, it is God's will that you marry Mary. So, plano po ng Diyos na ikasal si Maria at si Jose. Pangalawa, Mary's pregnancy is supernatural, miraculous, and it is the work of the Holy Spirit. Dahil po dito, mas naintindihan at nalaman ni Jose na ang dinadala po ni Maria ay galing sa Diyos. Pangatlo, the baby will be a boy or male. Pangapat, the name of the baby will be Jesus. So dito po, binabanggit ang pinaka-importanting tauhan, which is si Jesus. At panglima, the baby will be a savior and he will save the people from their sins. So dito po ay binanggit si Jesus at sinabi po dito agad at plano na po talaga ng Diyos na ang magliligtas sa kasalanan ng tao ay si Jesus. Sabi po dito, without Jesus, there is no salvation, no gospel, and no hope of humanity's return to God's presence. Next po, sabi po sa verse 22 and 23, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel,
ng ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So, natupad po yung sinabi ng propeta. Sabi po sa verse 22. Dito po, binanggit po dito ang isang propeta. At ang propeta po na iyon ay si Propeta Isaias. So, makikita po natin ito sa Isaiah chapter 9, verses 6 to 7. Sabi po dito, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala, at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatagin niya ito at paghahari ang may katarungan at katwiran, magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. At natupad at tinupad nga ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin. So, kita po natin na plano na po talaga ito ng Panginoon noon pa man na maipapanganak na isang batang lalaki at ito ay papangalan ng Jesus. So, si Jose, he was filled with holy expectation that he and Mary were being used by God to fulfill the promise he had made so long ago. Excitement replaced anxiety for Joseph. So sa verse 23 po hanggang 25, makikita po doon natin na sinunod ni Jose lahat ng inutos sa kanya ng Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Tayo po ba, pag nalaman natin na isa po tayo sa mga pinili ng Diyos para sa kanyang plano, tayo po kaya ay susunod nang walang pag-aalinlangan? Or tatakbo na lang po tayo na parang duwag? So, what we can learn in Mary and Joseph is they choose to follow God. Mahirap man ang sitwasyon, pwede kang tumanggi o umayaw o lumayo dahil mahirap, pero they choose to follow. So, ito pong verse na ito ay pinakita sa atin ang importansya ng pagsunod sa Panginoon at ang pagtitiwala sa kanyang napakagandang plano para sa atin. This verse is memorable dahil dito, pinapakita ng Diyos na binigay niya ang nag-iisa niyang anak para sa atin. At dito rin po pinakita na tinupad ng Panginoon ang kanyang plano na pinangako niya noon pa man. The birth of Christ is a glorious display of God's everlasting love to man. Ito ay bunga na walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. This is the fulfillment of specific prophecy, the prophecy of Jesus Christ, na maipapanganak ng isang batang lalaki na maghahari at magliligtas sa buong mundo. God's plan and promise are true and will be accomplished in His time. Hindi tayo binigo ng Panginoon dahil ang promise niya ay talagang tinupad niya. Tayo po ba, may mga pinangako po ba sa atin ng Panginoon at talagang binigay niya sa atin? Alam ko po na marami iyon at hindi mabilang dahil ganun po tayo kamahal ng Panginoon. In upcoming Christmas Day, may we welcome the birth of the promised King, which is Jesus Christ. Hindi lamang po yung mga sarili natin. Yung Pasko po, hindi lang naman po siya tradisyon na may Christmas lights, Christmas tree, parol, regalo, Christmas parties, at ang favorite nating lahat na cash na mula sa ninong at ninang natin. So, hindi lang naman po dun eh. Siguro po, bilang mga Pilipino, kinalakihan po natin na may ganun talaga bilang mga tradisyon. Pero, paano po pag wala yung lahat ng iyon? Wala na rin po bang Pasko? Bilang mga Kristiyano po ay patuloy po nating tandaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi ang ating mga sarili, kundi ang Panginoon lamang. Ang Panginoong Jesus lamang. Nawa ang Panginoon po ang nangusap sa bawat isa ngayong umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, na dinala niyo po kami dito upang makarinig ng iyong salita. Naway wala po kaming ibang tinig na narinig, kundi ang tinig mo lamang, Panginoon. Lord, naway ang lahat ng ito, Lord, ay hindi lamang po namin narinig,
kundi may apply din po namin sa aming buhay, Lord God. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na sumunod sa inyo sa mga pinapagawa ninyo, Panginoon, nang walang pag-aalinlangan, Lord. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na patuloy na sumunod at magtiwala, Panginoon, sa mga gusto mong ipagawa sa amin at sa plano mo, Panginoon. Lord, sa aming pag-celebrate ng Christmas, Lord, naway malaman po namin ang tunay na diwa nito. Maalala po namin ang tunay na diwa nito. At ito ay kayo lamang, Panginoon. Lord, gabayan niyo po yung bawat isa, Panginoon. Pinagpipray po namin yung bawat isa, Lord, na kayo po ang siyang mag-ingat sa amin sa pang-araw-araw, Lord, lalo na po sa COVID, Lord, at kayo po ang maging sentro ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang lahat ng ito po, Lord, ay tinataas po namin sa inyong makapangyarihang pangalan, Lord. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello everyone, we hope that you are blessed with the praise and worship songs and the Word of God today. For more devotional messages and prayer time, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Also, come and join us with our home Bible study. We are looking forward for you to be a part of it. Mahigpit din po nating ipatutupad ang social distancing at ang pagsusuot ng face mask at face shield. Mahalaga po ang ating kooperasyon para sa patuloy na kaligtasan ng bawat isa. Para sa mga nagnanais dumalo sa ating lingguhang pananambahan at sa ating mga katanungan, maaari po tayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Bye.